Kong Eric, magandang umaga sa iyo. Anong pakiramdam mo una sa lahat? Kuya Rafi, good morning po. Ngayon po, medyo nervous lang po. Kailan mo nalaman, Kong Eric, na ikaw ay positive COVID-19 na pala? Kahapon po, 5:30 p.m. tumawag po sa akin yung DOH. Mm-hmm. At pagtawag nila, nung nalaman ko, doon lang po ako nakaramdam ng panghihina, nervyos. Kailan ho kayo nagpa-testing at bakit ho kayo nagpa-test? March 15 talaga ako nagpa-test noon. Pero nung March 10 kasi, Tuesday yon, nung hapon po, after nung committee meeting namin sa appropriations, nakausap po si Sec. Artogade. Okay. Kami po ay nagkamayan at nagkwentuhan. Kinabukasan po, pumutok na sa news na si Secretary Artogade, nung last week, bago siya pumunta ng Congress, na-expose siya sa isang taong nag-positive sa COVID. Napraning nga ako nun, natakot ako. Nung nagpa-test ako nun, after nung hapon, nabasa ko sa news, na-cleared na si Secretary Artogade, nag-negative na siya sa COVID. Nakahinga ako ng maayos nun, mm-hmm. Sumarap yung pakiramdam ko dahil may sakit ako, nervyos po ang sakit ko, anxiety. Ngayon, since nag-observe na kami ng social distancing kasi okay. Sa Congress, naging usap-usapan na yun, dapat may social distancing, malayo ka, 1 metro hanggang 2 metro, wala nang shake hands. So, noong March 16 na meeting namin sa DSWD tungkol sa COVID, paano lalabanan ng COVID, paano mabibigyan ng tulong yung mga kababayan natin, naka-social distancing po kami. Okay. At never po kaming nag-usap ng harap-harapan na malapit. Wala po kaming kamay nila Secretary Bautista. Nung talagang wala po, social distancing, tapos malayo po yung upuan namin. Meron pa bang ibang tao na nakahalubilo kayo na POI o suspected na COVID-19? Maring wala exposed? Kasi, Kuya Rafi, sa totoo lang, yung katulad yung mga may nagpa-positive sa test or yung mga PUI na napapanood sa TV, sa news, lahat po yun tinitake note ko at talagang tinitingnan ko kung nakasalamuha ko ba to. Wala talagang mga nakasalamuhang ganun, Kuya Rafi, at talagang ako, mapagbantay po ako sa katawan eh. Sa palagay mo, saan mo nakuha yan, Kong Eric? At bakit meron kanyan ngayon? So, tingin ko baka sa loob ng Kongreso dahil marami pong labas-pasok doon ng mga tao, yung mga nangangailangan ng tulong at yung mga ibang staff po. Pero syempre, mahirap po. Hindi po talaga natin malaman kung saan. Kaya nga po, importante talaga yung ginagawa ng ating presidente ngayon na naka-enhance community quarantine. Dahil kung pwede pong hindi lumabas, mas maganda po talagang hindi lumabas. Kailan ka nagkaroon ng symptoms? Kasi ngayon umuubo ka na, Kong Eric. Katulad na to, noong Monday, after noong session namin, 9 p.m., gininaw yung kamay ko, linamig na yung kamay ko kasi malamig yung aircon eh. Okay. So, nag-excuse ako kay speaker, baka pwede na ako umuwi kasi 6 o'clock ako nagising, 7:30 na sa Congress na kami noon, ng umaga. So, okay. Nagpa-excuse na po ako noong para gusto ko sana magpahinga dahil ako nga po kasi nervyoso ko. Gusto ko pag may nararamdaman konting giniginaw, papahinga. Okay. So, umuwi kagad ako noon, then kinabukasan, okay naman. Pero pagdating nung nabalitaan ko ng 5:30 ng hapon, nanghina ako, yung ubo ko talaga, nagagano na akong ubo. Pero malakas naman tayo ngayon. Kaya lang, medyo siyempre, kulang ang tulog ko, 3 hours lang. Dahil yung ang problema po natin, Kuya Rafi, dito yung utak natin, yung heartbeat natin mabilis kaya hindi makatulog. Stress. Okay. Opo. Yung anong pakiramdam mo kapag inuubo ka? Ito ba'y parang pangkariniwang ubo na makating lalamunan mo or ubo? Wala ko. Parang nauubo ka lang ng gagag. Gusto mo lang gumanon po. Masakit ang lalamunan mo? Wala ko. Okay. Wala. Wala kayong symptoms na pananakit ng ulo, sipon, masakit yung katawan? Wala. Pero kagabi parang sisipunin ako, ganun. Simula nung nalaman ko, tsaka lang po ako sinumpong eh. Nervous okay. Lang talaga ang problema. Wala kayong diarrhea? Wala ko. Yung symptoms na yan, tulad yan, paububo ka na, lumabas lang yan simula nung malaman mo na yung positive. Kasi may allergy talaga ako, Kuya Rabi. Pero yun ho, history ko na po yun na isang ubos sa isang araw. Isang ganun lang ho. Ganyan lang. Isang araw lang yan. Pinakamarami na yung dalawa sa isang araw. Pero yan po, allergy ko po yan at sa reflux ko po yan. Pero yan ho, matagal na. Acid reflux. Yes. Ngayon po, Kuya Rabi. Pareho tayo. Meron din akong acid reflux. And once in a while, inuubo ako. At meron din ako allergies. Ngayon po, napadalas na talaga nung sinabing positive ako, napadalas na yung ubo, siguro psychological. Ang problema po kasi wala pong symptoms, yung po yung nakakatakot talaga, Kuya Rafi, na malakas ang tao. Katulad ako, wala akong nararamdaman. Nagkataon, nung naninebis ako kay Secretary Togati, nagpa-testing ako. Kung hindi po, hindi ko pa rin po alam. Pero simula nung nagkaroon ng social distancing, naging aware na po yung Kongreso at lahat ng tao, simula nung nagkaroon ng quarantine, wala na po talaga shake hands, wala nang dikit. At kahit po sa bahay namin,
simula nung March 15, talagang 1 meter po pag kumakain kami, ang layo, at hindi kami okay. Nag-uusap ng malapitan talaga. Good. Dahil sa sumusunod po talaga tayo. Kung Eric, nung malaman nyo mula sa DOH na positive ka, ano yung mga ipinayo sa iyo ng mga doktor o ng mga kinaukulan sa DOH? Sa bahay lang daw po, tapos mag-observe po, kung hindi makahinga, tumawag daw po. Ang problema lang kasi ngayon ng DOH natin, talagang congested po sila. Kulang po sila sa tao talaga dahil hindi nila kasalanan to. Kumbaga ito po, wala may gusto nito eh. Biglang dumami talaga yung may sakit, Kuya Rapi, kaya nahirapan din sila mag-monitor. Bukod sa in-advise na ka rin magpahinga at self-quarantine, wala silang nirekomendang gamot kahit na over-the-counter na inumin mo pansamantala? Wala silang binigay. Pero meron akong family doctor. Yung po yung lagi kong tinatanong na, oh, Doc, ganito. Wala akong nararamdaman. Ganito. Nagpa-test ako. Wala pa yung test ko. Okay ba? Sila rin nagsasabi, oh, mag-mask ka lang para safe. Kasi kung wala kang masakit, mahawa ka naman. So, aware tayo na dapat lagi tayo nakamask. Okay. Huwag tayong didikit. Okay, okay. Family doctor mo, personal doctor mo, kung Eric. Doon lang sa DOH, ano, nagtataka ako. Kasi nalaman nila na positive ka na, ang ini-expect ng karamihan, at least man lang, mag-recommend sila ng mga iinumin mo at mga gagawin mo na para hindi na lumakas pa o kumalat yung virus. Yung pagsabi nila mag-self-quarantine ka lang at pupunta ka na rito pag lumala ng symptoms, wala man lang sila in-advise na para mapigilang lumala yung symptoms, uminom ka nito, ito yung gagawin mo, bumili ka ng ganito, walang sinabi wala. Sila? Wala pa po eh, kasi busy rin sila. Pero yung contact tracing po, inaayos na nila yung mga nakasalamuha po. Okay lang yung contact tracing. Pero ako kasi, kung ako yung doktor, ako yung sa DOH, well, hindi naman ako doktor. Kung sakali man, ang una kong gagawin sa isang tao na na-positive, magbibigay agad ako ng advice, magbibigay ako ng gamot, reseta, or sasabihin ko na ito yung mga inumin mo muna, pansamantala, para hindi na kumalat pa yung virus sa katawan mo, para lumakas yung immune system mo. Wala silang ginanong na advice binigay. Wala pa po. Vitamin C lang po ang sabi, mag-vitamins po. Pero yung gamot... sinabi ang kanila mag-uminom ng vitamin C? Vitamins po. Tsaka pahinga lang, ganun po. Huwag magkaroon ng anxiety. Tubig okay. Po, marami. Hindi ba sila nag-advise ng exercise para mawalang anxiety? Wala pa po. Kumusta naman yung family mo, Kong Eric? Paano nila na tatanggap ito? Napoprocess nila ngayon itong mga pangyari? Patulad, sinabi ko rin sa mga kapatid ko rin, sa mga kasama ko sa bahay na huwag kayo magpanit, mag-isolate din kayo, lalo na yung mga lumapit sa akin kahit isang metro, mga nakasama kong kumain, mag-isolate po. At sabi ko lang, huwag sila magpanik at ako'y magiging okay naman po. Ang importante, lahat sila maging okay. At pati yung mga nakameeting ko po na noong mga March 10 to 15, tinawagan ko rin po yung mga kasama ko sa opisina para pagsabihan po sila na mag-isolate sila to be safe lang po. At sabi ko naman, wag lang sila mag-alala, importante mag-isolate para hindi makahawa ng mga matatanda or ng mga may diabetes, yung mga merong heart condition, yun po. Simula nung March 15, amaklit si Secretary Tugade, or going backwards pa ang March 1, hindi ka ba bumiyahe palabas ng bansa? March, wala po. Hindi po ako bumiyahe. Wala ho kayo, hindi kayo nagkaroon ng contact sa mga taong mga nagbiyahe sa labas ng bansa? Wala po kayo. Wala kayo maalala? Ang ano ko lang po talaga is yung sa social life talaga, wala po akong labas-labas, ganun. Meron lang po akong meeting lang po, pero kumbaga, sa Congress po, karamihan ang meeting. Kasi may napabalitang empleyado ng Congress na may positive at nasawi na. So, kung ganun, posibleng galing siguro doon. Kung hindi ka naman, kung very careful ka sa labas, social distancing sinasabi mo, is it possible na doon ang galing yon? Hindi ko nga alam kung saan nag-opisina. Nabalitan ba yun? Isang member lang? Sa printing po. Sa printing. Pero after po nung lumabas yung ginawa ni Speaker, nagpa-disinfect po siya nung March 14 or March 15, Saturday, Sunday, nung buong Congress po. Okay. Nagkaroon ka ba ng contact sa taong yon? Wala ko eh. Dahil sa staff ng mga printing, bira po ako makipag-usap. Puro ano lang po eh. Kumbaga, pag may dumadating na mga officials po galing sa ibang executive, yun lang po mga nakaka-meeting ko. Then yung mga ibang nangangailangan ng tulong na nakapila sa opisina po natin. So in other words, hindi mo po alam kung saan mo nakuha yan. Okay. Oo. Now, sino po yung mga nakasalamuha ninyo since March 15 and going forward sa Congress? Siguro yung tinatanong ng DOH ngayon sa inyo. Sa Congress, may mga listahan na po si sila Speaker, sila L. Ray, DS L. Ray, sila Brian Yamsuan, at yung ibang staff ng DSWD, at si Congressman Bumble Tolentino, yun po.
kilala kayo bilang malapit kay Congressman Paolo Duterte, anak ni Presidente. Yan ba'y nakasalamuhan mo rin, nakakontak mo? Huli po kami nakita noong March 5 dahil po siya ay pumunta ng Davao para ayusin po yung kanyang distrito dahil dito sa lumalalang sakit ng COVID. Siya po ay pumunta doon para tutukan yung mga kanyang kababayan, ma-make sure na makapagbigay ng relief effort at makakain po yung kababayan nila doon. So, huli kami nakita March 5 po. Okay. So, matagal na yon, more than 14 days na yon. Okay, mabuti naman. Kumusta naman po yung mga tao dyan sa bahay ninyo? Sino ho bang nagsisilbi sa inyo ngayon? Nagbibigay ng pagkain sa inyo? Nagluluto? Ngayon po, katulad dito, Kuya Rabi, ito po yung pinto. Okay. Nakalock po yan, then may mesa po sa labas yan. Okay. Pagkadating po ng mga pagkain doon, kukunin ko lang po yun, ipapasok ko po dito, tulad po yan. Ito po yung mga ano. Okay. Yung mga pagkain. Then pagkatapos, ilalabas ko lang doon, ang bilis ko magmas. Spray ang kagad ng Lysol bago kulin, then maghugas po kagad ng kamay pagkatapos hugasan yung mga balian na may tubig yung mga plato po. So dyan ka lang sa loob ng kwarto at wala nakapasok. Okay. At yung pagkain ilalagay sa isang kwarto tapos kukunin mo na lang doon and then after pumakain, ibabalik mo ulit doon. Alam mo kaya Rafi, kung sana lang po, wala po may kasalanan nito, kung sana lang kumpleto sana yung mga test kit natin, marami talaga, and then mabilis po, mas naiwasan po sana, pero hindi po kasalanan to ng DOH dahil sa totoo yung supply po ang kulang. Yan po yung dahilan bakit po pinaglalaban yung supplemental budget nila. Kasi naniniwala ko na ang COVID po, ilalaki po to. Noong March 10 pa lang po, pinaglalaban ko na po yan. Kasi po kaya Rafi, kung meron tayong sapat na test kit po, tulad ako, matetest ako, lumabas kagad ng 5 days talaga yung sa akin, marami po kung hindi na sanang napuntahan ng mga event na importante. Kung Eric, meron ka bang driver? Meron po, pero po, hindi po ako gano'n papadrive eh. Kasi nung after March 15, mag-isa po ako nagdadrive nun para maging safe po. Pero ganun pa man, yung driver ko rin, pina-isolate ko lahat sila. Yung pagkain mo, may gana ka pa rin bang kumain? Yung strength mo simula nung mapabalita na malaman mo na positive ka hanggang ngayon, hindi ba nagbago yung pangangatawan mo, yung pakiramdam mo? Ngayon, medyo mahina po yung pakiramdam kasi po sa anxiety po, 3 oras lang po ako nakatulog. Yung sa kain po, kailangan ko pong pilitin talaga, Kuya Rafi. Kuya Rafi, isang message po sa mga constituent natin sa Benguet, no? Na para lang mga kapatid sila, hindi po ako nagpunta ng Benguet. Last na punta ko doon, February 20 plus pa po. Okay. And then yung mga tulong po natin, na tuloy-tuloy po ang pagpapadala doon ng mga tulong at donasyon natin para sa Benguet po. At yung staff po natin na nando doon, hindi po na-expose sa atin yun. Yung mga staff mo sa AXIS, hindi mo ba nakahalubilo? Hindi po. Si Kuya Erwin po, ang last ko siya nakausap, March 6 po. Yung mga staff mo sa opisina mo sa Congress? Ayun po. Isa lang po, yung COS po, yung lagi kong kasama, yung chief of staff ko po, siya po yung pinapa-request ko rin sa DOH na baka pwede magpa-testing siya kasi may mild na ubo po siya. Siya lang po yung nagkakaroon ka ng contact at wala na iba pang mga tauhan mo sa wala office? Wala po. Kasi hindi po ako ganun tumatambay sa opisina dahil lagi po akong pinapatawag sa Speaker's office. Lagi po ako may mga committee hearing po. Pero napabalita na punta ka pa rin daw sa Malacañang lately. Opo. So sino mga nakakontak? March 21 po yun. Okay. Ito po, bago ko pumunta, tumawag muna ako sa DOH para sa result ko. Then nung sabi ng DOH wala pa, ang sabi lang nila, kung ano bang mga nararamdaman, may lagnat ka, inuubo ka ba, na-expose ka ba sa positive na COVID. Nung March 20 po yan, sabi ko po wala po. Dahil kung meron po yan, hindi ako pupunta, hindi dahil tatakot rin ako, gusto ko rin magpahinga. Pero wala po talaga, so pangit naman lukuhin ko sila na meron ako nararamdaman, masama pakiramdaman ko kung wala. So cleared po ko, ang sabi lang po, dapat naka-face mask kayo, N95, at every 10 minutes, 5 minutes, mag-alcohol ka ho ng kamay. Para kung wala ka man sakit, eh hindi ka mahawa sa iba. At yun po, in-observe ko nung nasa Malacañang. The only time nagtanggal ako ng mask, nung nagpa-picture po kami, din nakabalik po, hindi po ako nagsalita nun. At 2 meters po layo lagi. Nung pagpunta niyo po sa Malacañang, Kong Eric, wala ka pang simptomas noon? Wala po talaga. Sino yung mga nakasalimuha mo doon sa Malacañang, Kong Eric, nung mapunta ka doon noong March 21? Ako yung Rapi. Nandun po si Secretary Anyo, si Senate President Tito Soto, si Senator Pia Cayetano, at si Speaker Cayetano, at si Congressman Villafuerte po. Si Presidente? Wala po siya. Nasa guest house lang po kami, presidential guest house. Okay. Mainam naman. So yun lang yung mga taong yun at sila po ay napagsabihan na siguro ng DOH. Opo. Tinawagan na po sila rin ni na speaker po. Sinabihan na lahat. Nagpa-message na po kay Sakbongo na mag-ingat din po. Bakit mo tinawagan si
Senator Bongo, pati ho ba siya nakasalamuhan niyo? Nandun po siya sa presidential guest house nun. Okay, napagsabihan niyo na rin siya siguro. Opo, sinabihan na po lahat ako. Yung mga PSG na nandun sa Malacanang, napagsabihan na rin. Kasi alam ko, pag pumunta ka sa Malacanang, nakapunta na rin ka sa Kudindyan, eh merong screening process at dadaan ka sa inspection ng ilang mga taga-PSG. So maging yung mga taga-PSG na kasalamuhan ninyo, napagsabihan na rin yon. Yes, Kuya Rapi. Kung Eric, anong mensahe mo sa lahat ng mamamayan na makakapanood nitong video? Ang panawagan ko lang, mensahe ko po sa mga kababayan natin na seryosohin po natin itong COVID-19. Pakinggan po natin ang ating presidente dahil napaka-importante po talaga ng enhanced community quarantine. Kung tayo po ay pwedeng hindi sana lumabas, sa bahay po muna tayo para maiwasan natin mahawa yung mga mahal natin sa buhay at ang mga ibang tao pa po. Kasi po, pag tayo po ay tinamaan nito, psychologically ko po, ang hirap po. Yung utak po natin ang hirap. Kaya po sana, stay at home po talaga. So kung Eric, kapag meron ka naramdaman na hindi na maganda, siguro it's about time, huwag ka na mahiya. Eh agad-agad, pumunta ka na sa DOH, tumawag ka na mga kinukulan para sunduin ka dyan or kung ano paman para magamot. Pero don't worry, meron naman akong napapabalita, tayong napapabalita na gumagaling. Nag-positive yes, and then later on gumagaling. So in behalf of the Filipino people, alam naman namin, alam natin lahat na isa ka sa pinakamasipag na mambabatas dyan sa 18th Congress, ipagdarasal kayo namin at yung buong pamilya mo ipagdarasal namin. Ingat ka palagi kung Eric at sa pamilya mo, mabuhay ka, God bless.